magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid at sa buong mundo. Ang pag-usapan po natin ngayon ng topic ay ang 10 utos ng Diyos, na ito ay mula pa noon sa panahon ng Propeta Moises. Ang mga kautusan na ito na sinabi kay Moises ay isang batas na may malaking kinalaman sa pagkatao na ikatutuwid sa physical at spiritual na kalagayan ng tao. Upang maging matuwid sa katayuan bilang tao, pero sa kalagayan ng tao, hirap ito ipatupad sa isang tao na gumagawa ng labag sa Diyos. Maging ang isang taong matuwid pero kayang gawin kung mahal mo ang Diyos. May makakatupad, mayroon ding hindi makakatupad. Ganyan ang kalagayan ng tao sa lumang tipan. Maging sa bagong tipan, ito ang salita ng Diyos. Ako ang Panginoon Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Unang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Pag sinabing ibang mga Diyos, marami. Una, tao na hinahangaan, mga tao, mga santos, magulang, kapatid, kaibigan, artista, politiko, religious leader sa iglesia, or anumang bagay, bahay, ari-arian, negosyo, or pera, o anumang bagay higit sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Pangalawang 10 utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan na inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o anumang nasa ibaba sa lupa o anong nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan, inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, kahit anong larawan, maliwanag na kahit ano, hindi ka gagawa upang sambahin. May mga religious leaders na gumagawa nito, pero pinagbabawal na ito ng Diyos. Sinabi, huwag kang gagawa na larawan kahit ano upang sambahin o iniidolo, tulad ng artista, political leaders, magulang, kapatid, kaibigan, religious leader sa isang simbahan o kahit anong hayop na gagawin mong larawan upang sambahin bilang pundasyon ng iyong pananampalataya na ilalagay mo sa iyong isipan o puso, huwag kang gagawa. Pangatlong 10 utos, huwag mong yuyukaran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng napupuot sa akin. Pag sinabing huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran sila, may kinalaman iyan sa kautusan sa 1 and 2 sa kautusan ng 10 utos. Huwag mong yuyukuran ang kanilang larawan o sasambahin man, sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibuguin, sapagkat dinadalaw ng Diyos ang kanilang katampalasan. Nakaakibat dito ang galit ng Diyos sa kanila, sa mga magulang at sa mga anak, sa ikatlo at ikaapat sa saling lahi ng napupuot sa akin. Pang-apat na 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa.
ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang lahat, ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ikalimang sampung utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kayong mga anak, igalang ninyo ang iyong ama at ina. Iyan ang ay utos ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay. The great eternal God, kung mahal niyo ang Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang upang tumagal ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa na binigay ito ng Panginoon. Maraming mga anak na walang galang sa magulang. Una, ang iyong kinakalaban ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una na hindi mo ginagalang, kaya kung mahal mo ang Diyos, sundin niyo ang utos. Pang-anim na sampung utos, huwag kang papatay. Pag sinabing huwag kang papatay ng tao. Ang may karapatan lang pumatay ay ang mga may-ari ng buhay. Yun ang Diyos. Yan ay tumutukoy sa physical ng tao na pumapatay ng sinuman. Pangalawang pagpatay na mababasa sa Bagong Tipan, Mateo 5 verse 21. Marinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasa panganib sa katulan. So mahigpit na sinasabi na huwag kang papatay, pero bakit ginagawa ng iba? Maraming mabibigat na nagiging sanhi ng kamatayan. Datapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. Ang tanong, sino ang napupuot sa kanyang kapatid? Napupuot ka ba? Ating basahin ang 1 John chapter 3 verse 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Mabigat na pananalita yon, puot or galit pala ay napakabigat na hatol, mabigat kaysa physical na pagpatay sa kaisipan ng Diyos. Yung galit pala ay nagiging sanhi sa paglabag sa kautusan ng Diyos. So mga kapatid, huwag tayong magalit sa ating kapatid, lalo na ang sa pananampalataya. Kung hindi kayo galit sa inyong mga kapatid, bakit hindi nyo dalawin ang inyong kapatid? Ang sabi nga, mag-ibigan kayo. Paano nyo iyan, hindi nga kayo nag-iibigan, hindi nga kayo nagpapansinan, bagkos nagsisiraan kayo. At iyan ay sanhi ng galit or puot. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Anong gantimpala kung ang iibigin mo lang ay ang iyong kapatid? Diba? Ikapitong sampung utos, huwag kang mangangalunya. Mangangalunya or adultery ay isang pagtataksil ng isang babae sa kanyang asawa. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Genesis chapter 2 verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isa. So husband and wife, mag-asawa sila. Another evidence sa New Testament sa Matthew 19 verse 5. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa kundi isa lamang
ang pinagpagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Verse 9:7. Sinasabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Verse 8. At sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng iyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang iyong mga asawa. Datapat buwat sa pasimula ay hindi gayon. Verse 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae liban na kung sa pagkikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalog niya. At ang mag-asawa sa babae niya o nahihiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalog niya. So yun pala ang dahilan. Bakit nagkasala ng pangangalog niya? Kumbaga, kung ihihiwalayin mo ang iyong asawa, kung walang kadahilanan, ikaw ay nagkakasala ng pangangalog niya. At sa babae naman na nagkasala sa pangangalog niya at nag-asawa siya sa iba, yung lalaki na yun ay nagkakasala ng pangangalog niya. So nadamay ang lalaki, see? Nadamay ang lalaki sa pagkakasala. Kaya nga sinasabi sa Exodus 20, verse 14, thou shall not commit adultery, huwag kang mangangalog niya. Pangwalong sampung utos, huwag kang magnanakaw. Ang magnakaw na hindi sa iyo ay hindi maganda. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Sa batas ng Diyos at maging sa batas ng tao ay masama. At labag sa batas ng pantao, basahin natin ang banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Mateo 19 verse 17. At sinabi niya sa kanya, ang tungkol sa mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Verse 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalog niya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Sumalinaw maging ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya na huwag kang magnanakaw. So sa gobyerno nako, marami yan. Yan ang ating problema, korupsyon sa gobyerno. So bahala na sila doon. Kung papaano mapipigilan, so sa simula pa, yan ang problema, korupsyon sa gobyerno. Hindi lang sa gobyerno, maging sa mga tao na nag-iisip ng pagnanakaw sa kapwa, tao, sila din ang tinutukoy ng utos na ito. Pangsiyam ng sampung utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, lalo na sa hukuman. Magbibintangan mo ang isang tao, lalo na kung walang kasalanan. Yan ay kasalanan sa Diyos. Pwede kang makaligtas sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Basahin natin ang banal na kasulatan sa Proverbs chapter 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat tao na nagbabantay sa masama at sa mabuti. So walang ligtas, maging mabuti at masama ang lahat ay hayag sa Diyos. Huwag mong iimbutan ang buhay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Oh, okay. Let's again for the 10 pangsampung utos ng Diyos. Huwag mong iimbutan ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa ni ang kanyang alipin, lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay na iyong kapwa. Ito ang sampung utos ng Diyos. Kung ang utos na ito ay isa sa batas ng pamahalaan mula sa Kongreso, Senado at sa Presidente ng bansa, siguro ang patnubay at biyaya ng Diyos ay mapupunta sa bansa na iyon. Ganun pa man, kahit papaano ay may nasako pa rin ng kautusan ng Diyos sa ginawa ng Kongreso, Senado at Presidente.
Kaya lang, hindi lahat ay naisang batas ang kautusan ng Diyos dahil sa freedom of religion. Pero kung isa sa batas ang utos ng Diyos, palagay ko ang bansang iyon ay pagpapalain ng Diyos. Glory to God. So, brothers and sisters, itong sampung utos ito, may kinalaman ito sa ating kaayusan sa gobyerno, maging sa pagtupad sa Diyos, ay napakahalaga po ito. Pero hindi lahat ito magaganap sapagkat marami talagang hindi sasang-ayon. Pero kung sasang-ayonan nila ito, yung sampung utos nito, napakalaki pala itong kaayusan na mangyayari at magiging theocratic government tayo. Ibig sabihin, nasa sa ilalim tayo ng kautusan ng Diyos sa kanyang salita. Okay, God bless you, brothers and sisters, sa inyong lahat. Amen.